Okay, good morning po sa ating lahat. And so, move na po tayo sa ating message for this morning. And before anything else, sikat lang po at medyo steady pa lang po yung ating sarili. Okay, before anything else, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga ito. And we thank you so much for your grace sa buhay po ng bawat isa na nakapanig sa sumunod ito. We pray, O God, na your best each and every one of us, Lord, prepare our hearts, and we pray, O God, na whatever wrong thing, whatever sins we have committed, whatever unrighteousness na nasa aming puso, Panginoon, we pray, O God, that you'll cleanse us, O God, and make our hearts ready to be able to receive your word. I pray, O Lord, na hide me behind your cross, Lord, and see my weaknesses, but it's good, O God, your name is glorified to my life. Bless your word. Hallelujah, Jesus, and Holy Spirit, move amongst us, O God. Tayo po, kagalayo po, Panginoon, we know that it's not that it matters to you. At tayo, Panginoon, ikaw po ay makapangyarihan at alam po, Panginoon, na you'll touch each and every life na nakapanin po sa sunda ito. Amen, Lord, we thank you so much, Lord, and hallelujah, claim victory on that for this one. All glory, praises, and honor belongs to you, O Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, sa sorry po, medyo ako'y na-stress kasi ako ay late. Ako pa naman ang mag-share. So, I'm very sorry. Wala sa isip ko na sarado pala ang banda. So, anyways, let's talk about this morning since it's the last day na po ng last Sunday po ng January. So, hindi na pwede yung pag-usapan natin ang New Year's resolution. Ba? Sino ba nag New Year's resolution sa atin? Ano pa gusto na yung mga New Year's resolution na? Meron bang ganon? Meron pa bang ano, New Year's resolution sa atin? Lalo lalo na yung mga sinasabing magda-diet na ako. Magda-diet pa rin ba o wala? Mag-exercise na ako. Yung mga New Year's resolution na ganyan. Pagbabasa ako ng Bible, umpisa ako ng devotion every morning. So, kumusta na yung mga news discussion natin? So, I will be more, ano pa ang pwede ng example. So, kumusta? Tuloy ko ba ang New Year's resolution? So, anyways, let's talk about following Jesus. So, simple lang po. Ang gusto kong i-share this morning, and then usually pag ako nagsasalita parang masyadong mahaba, so I'm trying to limit po yung oras na maiksi lang, o 30 minutes siguro. O balanced diet, I mean, nag-comment dyan ng video sisters, ayusin niya, balanced diet. Pag sinabing balanced diet, ah, sige, balanced diet. Anyways, balanced diet, ha? Ayos siya ni Sister Joy, ha? Parang ngayon ko lang narinig yan, ha? Balanced diet. So kahit marami yan, basta balance, ha? Diba? Balanced diet. Okay, anyway. Following Jesus, Luke chapter 15, verses 4 to 10. So last Sunday po, ang na-share po ni Coach is trusting God for the unknown. Parang gano'n sa Colossians 1 verse 17, di ko ba? If I'm not mistaken. Then he talked about Elijah at saka yung widow sa 1 Kings chapter 7 verse 16. So now po, ay dadako tayo sa New Testament sa Luke chapter 15 verse 4 to 10. So, but before that, nasa na ba? Next slide po. Punta muna tayo sa Luke, Matthew chapter 4, verse 18 to 20. Masaya, at sabi po doon is,
And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. They immediately left their nets and followed him. So this scripture po, ang tinutukoy dito is yung pagtawag ng ating Panginoon kay Simon and Andrew. And then what did Jesus say? Follow me. So kaya yun ang kinuha kong yung title po ng ating pag-usapan this morning. And Jesus, sabi sa Hebrews chapter 13 verse 8, anong sabi doon? Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, if Jesus is still the same yesterday, today, and forever, so ibig sabihin, kung ano ang sinabi ni Jesus kay Simon and Peter is, ganun din ang sinasabi niya sa atin ngayon, di ba? So, ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon is, follow me. Follow me. At maaaring, I hope na lahat po na nakakonect sa Zoom na ito ay you have made the decision to follow Jesus. So kung meron pa po tayong, kung meron pa dyan na nakakonect sa Zoom na hindi pa nag-decide na mag-follow to, na i-follow si Jesus, I encourage and I pray na you will make the decision to follow Jesus. So what do I mean when I say follow Jesus? Following Jesus means accepting Him as your Lord and Savior and making the decision to go where He is going or follow where He is going. Maaaring sa atin din ay, di ba, naririnig natin yung mga kanta na I have decided to follow Jesus. Diba? Naririnig na ng matagal na kalumahan na kanta yun. Mas maganda pa yung ano. Sino napanood ng ano? Nung pinasikat ito ng movie na Sister Act. Kung baka narinig din yun na, I will follow him. Follow him wherever he may go. The east and an ocean to deep. A mountain so high he can keep me away. I love him. Kasasaya pa ako siya. Hindi na. So, those, point out ko dito is, following Jesus. Pero ang mas tandang tanong, ang magandang tanong is the question that always comes, also come up to our mind is when we have made the decision to follow Jesus, ang tanong is where is He going? Saan ba papunta ang ating Panginoon? So sabi natin, okay, I have decided to follow Jesus. Pero ang tanong, where? Because if we are really serious in following Jesus, dapat alam natin na ano, kung saan tayo pupunta. Halimbawa, sabi ng BFF mo, Messi, punta tayo sa, halika, samahan mo ako. Di ba? Ang tatanong mo is, saan? Sabi ng Messi, pumunta tayo sa beach. Anong gagawin natin doon? May pagkain ba doon? May, ano, gusto mong malaman yung lugar, di ba? Anong, kumusta ba yung malamok ba doon? May pagkain ba doon? May mga kaibigan ba tayo doon? Sino mga kasama natin doon? Anong gagawin natin? Those are the questions that we want to find out when we say we want to follow somebody. We want to follow somebody. So, hindi naman pwedeng sabihin, bro, sama ka. Then just blindly go. And then, hindi mo alam yung pupunta mo pala is yung mapapahama ka. So, usually, when we are invited, we want to know where we are going, what are we going to do there. Yung mga basic questions ba na basic questions na gusto natin masagot? Kasi, halimbawa, sumama kasi yung kaibigan. Siyempre, yung kaibigan mo yun, kung yung kaibigan mo ay, let's say, kung ano ang magiging where he's going, there you will also be. Example na lang natin is, yung kaibigan mo, yung pinuntahan mo is, ano, may gulo. Tapos, siya yung, kumbaga, dahilan ng gulo. Dahil kasama ka, di ba?
kung siya naging dahilan ng gulo, yun bilang kasama mo, di ba yung mga tao sa oh, ito, kasama din niya. Kaya kung ano yung pinasukan ng kaibigan mo ng gulo, parang madadamay ka. So the point here is, you have to really know where you are going. So, yun yung tanong. So Luke chapter 15 verse, yan, 4 to 10, answers the question na where is Jesus going. So very familiar po yung scripture na to. So this is about the parable of the lost sheep, parable of the lost coin, and then parable of the lost son. So basahin po lang po natin yung parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and then isummarize ko na lang po yung parable of the lost son, which is very familiar naman po sa atin. So Luke chapter 15 verse 4 to 10. What man of you having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after one which is lost until he finds it? And when he's found it, he lays it on his shoulder, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I found my sheep which was lost. I say to you that likewise, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Or what woman having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house and search carefully until she finds it? And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, rejoice with me, for I found the piece which I lost. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. So Luke chapter 15, also verse 11 to 32, basically po, ito po yung parable of the lost son. So alam po naman natin na there were two brothers. The one brother gusto niyang makuha na yung kanyang inheritance. And then he got his inheritance, spends it unwisely. Then he came to the realization na babalik na lang po ako sa aking parents, baka tanggapin niya ako ng magiging servant or trabahador. But alam po naman po natin na when he went home, the father received him and restored him to his previous place. So typically, so yun yung tatlong parables, the lost coin, lost sheep, and the lost son. So typically, ang parables po kasi ginagamit po ng ating Panginoon to stress a biblical point, a spiritual truth. So karamihan dyan, when he gives a spiritual truth, he tries to reinforce it with a parable. So kadalasan, one parable, one spiritual truth. Pero hindi natin dito sa Luke, makikita natin na tatlong parables, it all speaks of one spiritual truth. Bakit kayo nailangan ni Lord na gamitan ng tatlong parables? Kumbaga, gusto niya talagang ipagdiin o bigyan emphasis itong spiritual truth na ito. And usually, the parable of the lost coin, the lost sheep, the lost son, ang karamihan na message is, or message, ikinigalamit ng mga parables na ito to share a spiritual truth about the lost son, the lost sheep, at saka sa lost coin. Paano yung 99? So, yun po yung pag-uusapan ko natin. Hindi, I will not be focusing on the lost, o yung lost coin, the lost sheep, at the lost son. Let us focus on the 99. Let us focus on the 99 coins. And then let us focus on the elder brothers. So, ito po. There are tatlong kategory yan. There is one in the wrong place. Wrong place, and then there's God, and then there is the right place. So, sa parable of the lost sheep po, God is represented by the shepherd. And then, we have someone or something that's in the wrong place. Ano yung in the wrong place? The lost sheep, di ba? Isa. And then we have somebody or something that is in the right place. Yun po yung 99 sheep. So, ganun din po sa coins.
God is represented by a woman, by the woman, and then something that's in the wrong place, the lost coin, and then the other place is the nine coins. So ganun din sa parable of the lost son. One son is in the wrong place, one son is in the right place, and then God is being represented by the father. So ang nakalagay dyan is Jesus' main focus is on that which is lost. Totoo naman, di ba? Totoo naman, di po ba, na God's focus really is on the one that is lost. So yun ang sinasabi ko, di ba? Where is Jesus' main focus, di ba? Yung is on the lost. Basahin ko lang saglit. So let's go to the lost sheep. If we are the shepherd, ako na lang para mas sarap. Pag ako ang shepherd at nawala yung isang sheep, humanly speaking or practically speaking, andito naman yung 99 eh. Bakit ko hanapin isang sheep? Minsan ang kaisipan natin ganun eh. Andito naman sa church congregation, andito naman yung 99 o. Andito pa naman yung 200. Hayaan mo na yung umalis. Minsan pa nga ang thinking natin is buti nga umalis para wala nang sakit ng ulo, di ba? Siya lang naman ang black sheep. So minsan sa atin, buti wala na si bro para wala nang sakit ng ulo. Yung minsan ganun yung ating isipan, nagiging ating way of thinking. Pag sa ko naman siya, may laman ka na ano ba pinakamalaking may 1 coins ba? 50 cents. Lahat 50 cents ang hawak-hawak mo. Tapos na may napahalo dyan na ano ba pinakamaliit na coins ng Brunei? 5 cents? 1 cents? 1 cent sabihin natin. 10 yung hawak mo na 50 cents. Tapos na wala yung isang may nakahalo dyan na isang 50 cents, tapos may napahalo dyan na isang 1 cent. Pag nalaglag yung 1 cents, parang yung isip mo, 1 cent. Ano, di ba? Parang, wala namang halaga yung 1 cent na yun. May 50 cents, may 10 cents dito. Kailangan mo bang hanapin? Di ba? Minsan, what is the value of that 1 cents? Minsan, as a human, parang, pag ko nang hanapin yan, mas nagsasayang lang ako ng oras. Buhatin ko pa yung mga kailangan ko pang walisin, hindi ko alam saan ko nalaglag, o hanapin. You see, you'll be thinking how much effort you'll be exerting into looking for that one point. So, another point pala sa lost sheep, sa lost sheep, na parin na narinig niyo po ba yung kantang Reckless Love by sino nang kumanta? Hindi ko lang. Hindi ko nakalimutan. Pero nakapandi po yan. Reckless Love. Ano bang course na? All the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Parang wala akong sa tono kumanta. Pero the message is there na the sabi sa verses following verses is there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up coming after me. There's no wall you won't kick down, line you won't tear down coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love, God.
So the message of this song is very, kumbaga, very deep na the Lord is going to do everything just to look for that one lost sheep. So pakinggan niyo po yung kantang yan. The message is nice. Maganda po yung kanya. We don't deserve to be we don't deserve, but still the Lord, kumbaga, binigay ng Panginoon ang lahat para lang mahanap tayong mga na wala. So balik po tayo sa lost point. So yun, minsan pag tayo nakawala sa lost, sa isang one sin na yan, parang huwag nang hanapin. So the question is, what was the point I was saying? I'm not trying. So bilang mga tayo nasa night na tayo, so gulo ah. So yun po yung point. The Lord Jesus' main focus is on that which is lost. So tayo mga sheep na nasa 99, tayo mga coins na naiwan sa lugar, ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Follow. Minsan, pag narinig natin yung parables natin, ay, okay, hindi ako yung nawala, ako yung nasa 99. Pero bilang sa 99, what are you doing? Are you enjoying your... Relax ka lang. Hayaan mo yung mga... Hayaan mo na lang sila na hanapin yung lost boy. Hayaan mo na lang sila na... sila ang maghanap, hayaan mo sila na sila ang magsakripisyo, hayaan mo sila na sila ang magsakripis ng kanilang time, hayaan mo sila na sila na lang ang magsakripis ng kanyang time, talent, treasure, diba? Pero hindi yun ang tawag na ating Panginoon. Ano bang sa ating Panginoon? Follow me. Habang hinahanap na yung isang lost sheep, he's looking back at the 99 and saying, follow. So hindi ibig sabihin dahil ikaw ay nasa 99, mag-relax ka na lang na andyan naman si pastor, andyan naman yung elders, andyan naman yung mga INW, yung mga mag-follow ng ano, maghanap sa atin nawawala. But it's not. The Lord, the message here is, the Lord is saying to you, get out of your comfort zone, get out from your ano, comfort zone talaga kung saan ka ano, and exert some effort. Magwalis ka naman para mahanap yung ano, yung nawawalang coin. Kung kailangan, iangat mo yung kama para makita sa ilalim kung nandun nawawalang coin yung gawin mo. Kung yung nawawalang ship ay nasa bundok, kailangan kang mag-hike, magtasek, mag-practice sa tasek para maka-accept ka sa bundok. Diba? So kailangan mong mag-diet para hindi ka mahirapan na umakyat. Mag-diet ka para ma-reach mo yung ating nawawalang lost sheep. If you have to, ito mahirap minsan. If you have to humble down just to be able to reach yung nawawalang sheep, you have to do it. Kasi sabi ng ating Panginoon, follow me and let us look for the one that which is lost. So whatever the Lord is asking you to sacrifice or the Lord is asking you to do, then you have to do it. Kasi sabi ng ating Panginoon, follow me. Sabi nga niya kay Simon and Andrew sa Matthew, diba? Follow me and I will make you fishers of men. So ganun pa rin. Since the Lord is the same yesterday, today, and forever, that message still applies. Follow me. Pero sometimes nga, ang ginagawa natin is enough na ako ay nasa 99. So hindi po yung message na gusto kong Panginoon. We have to follow Jesus. So for those that are on the 99, in our comfort zone, think again. Ngayon parang lalong-lalo sa pandemic. Ngayon, as a Christian, what are we doing? Are we trying to be safe na? Okay, let us, dito na lang tayo, in our comfort zone, dito na lang tayo para tayo ay safe. Pero ibang parang kung isipin nyo, di ba dapat mas nala tayong mag-proceed? Kasi as a Christian, pag naging nag-positive tayo, okay, safe naman ako kahit nag-positive ako, kung mamamatay ako, pupunta ako sa heaven kasi I am sure of my salvation.
Pero hindi natin iniisip, how about yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon na huwag na tayong lumabas kasi baka tayo ay mag-positive. And how about our unsaved loved ones? Do we exert the effort to look for them, lalong-lalong na sa pandemic? So, follow me. That's what Jesus, our Lord Jesus Christ, is saying. Follow me. Hindi lang sa follow me, follow Jesus to go to church. Hindi naman masama yun. Pero that is part of it. Kasi yun po yung pinaka-original na story of Christianity. Di ba? Mayroon pa dyan yung the Great Commission. Anong sabi niyan? Going into all the worlds and preach the gospel. Going into all the worlds and preach the gospel. And the rest of, pero yung the rest of the verse, kaya na pang mabasa. Pero yung point is, yun nga, yung original ng message po ng Christianity. If yung naririnig mo ng message ngayon, iba, hindi yun yung pinaka-main na objective ng Christianity, baka ibang Christianity. So let us go back to the original na pagtawag ng ating Panginoon. Let us step back into the true calling of following Jesus. If you have not yet, then let us commit. If you have laid back, stop, or put it aside, then let us go back to the calling. So yun pa yung pinaka-main na message ko po this morning. And then how much time have I taken up? 9:50. So, I hope na you have picked up something. So, balik po tayo. Ay, parang gusto kong pag-usapan ulit kung ano eh. Stress more on the lost sheep. In finding the lost sheep, minsan as a congregation, di ba, isipin niyo ah, pag may nawalang isang kapatiran, nasasaya, do you really feel concerned or natutuwa ka pa na nawala? Kasi parang minsan yan yung gusto kong pagbigyan ng tiyeng. Ah, naalala ko na gusto kong sabihin. Minsan tayo ang nag, how do I put it? The lost sheep. Kung ikaw ang the lost sheep at ikaw ang hinahanap, minsan kahit naririnig na natin yung ating shepherd na, anak, halika na, balik ka na dito. O sabihin, Ray, nasan ka? Dito ako. Minsan, bilang lost sheep, kahit naririnig mo na yung boses ng Panginoon, nagtatago ka pa rin. Why? Ayaw mo bumalik. Ayaw ko munang bumalik. Diba, minsan, na, kumbaga, Have you ever felt that or have you ever seen that na hinahanap, tinatawag ka na nga ng Panginoon na bumalik ka na, pero nagmamatigas ka, hindi ko ba, ayaw ko, dito muna ako. Parang you're clinging to something, you're clinging to a place, you're holding on to something na you don't want to let go. Andyan na kayo ating Panginoon na tinatawag ka na nga pabalik. So, minsan, pag tayo po ang lost sheep, huwag na tayong don't be so hard-headed. Listen to the calling of our Lord Jesus Christ and go back to Him. Recommit your life. So, minsan, inisip natin, matindi itong nagawa ko, parang nakakahina bumalik sa Panginoon. O, ayaw ko nang bumalik or I'm not worthy to return. Pero you have to remember na our God is always waiting for us with loving arms, stretched arms, always ready to forgive us. Kasi yung ang lagi ko narinig, gusto ko pong narinig sa na pinabanggit ng ating konses, our God is the God of second
chances. So sometimes na nararamdaman natin na parang kapiyan, I don't deserve it. No, we have to humble down ourselves and say, Lord, ito po, humble po ako sa inyo. So, tapos na po yung ating message. Pero, ano? Ah, isa pa. Meron pa. Oh, ba, ano naman ang mangyari? So, let's go back to Peter. So, Matthew chapter 26, verse 15. Page 5 pa lang pala kung ano pa po. Ah, yan. Maganda pala yan. Ano naman ang mangyayari pag you follow Jesus from a distance? Oh, let's go back to Matthew chapter 4 and look at the life of Peter. So, ano na nangyari dito? But Peter followed him at a distance in the high priest's courtyard and he went in and sat with the servants to see the end. Ano nangyari dito? Jesus was already caught by the Pharisees. Kumbaga, nahuli na sila si Jesus sa Garden of Gethsemane. So, kumbaga, Peter was following from a distance. So, di ba ba sabi ni Jesus kay Simon and Peter, follow me. Eh, yun nga, they followed Jesus. Pero, ano po ang nagbago sa situation na to? Previously, they were following Jesus closely, di ba? Sa Garden of Gethsemane nga, si Peter pa nga ang tumaga sa tenga ng ano, ng action pa yun, ha? Kumbaga sa tenga ng isang sundalo. So that's how Peter was willing to follow Jesus na talagang handang makipaglaban o handang pumunta sa giyera para lang masundan ang ating Panginoon. Pero dito, what changed? What happened? Look at verse 58. But Peter followed him at a distance. Parang dito pala, follow Jesus from a distance. Malayo na yung gagawin. Hindi na siya nakadikit kay Jesus. He was following from a distance. Ano nang bago dito? Iba na yung situation. Ano na ang nakataya dito? Diba? Buhay na ni Peter. It involves his own security, his own comfort. Ability. When he was following Jesus closely, di ba, ano nangyayari dito sa when Peter was following Jesus closely? He was there when the Lord performed miracles na yung five loaves and two fish became food for the many. Ano pa? Kumbaga, when Peter was following Jesus closely, he was in his comfort. So, di ba ba? He was safe with Jesus. Pero ngayon na he followed Jesus at a distance, the situation changed. Ano bang nagbago? Nakataya na dito ang kanyang security, yung kanyang comfortability. Technically, sinusundan pa rin niya si Lord. Pero from a distance, maaari sa atin. Nung unang-una, ganun tayo ka-close kay Jesus na sinusundan natin si Jesus. Oh, punta tayo sa church. Ano kagad? Punta tayo sa Bible study. Pero habang tumatagal, anong sa situation na nagbago na yung pag-follow ni Peter sa kay Jesus, di ba, from a distance na. Hindi na siya closely kasi yun. Kasi kailangan pang may hand gestures. So yun, I'm trying to point out is Peter was following Jesus from a distance. Kasi ano lang nakataya dito? His life. His comfort. And then it came to the point na sabi niya, di ba may babae nagtanong kay Peter, di ba ikaw din ay follower ni Jesus? Anong ginawa ni Peter? He denied. Technically, yun nga, sinusundan pa rin niya si Jesus pero it was from a distance. And when he followed Jesus from a distance, ano ang nagbago? Naging natakot na siya. Ayun nga, the longer the distance in our following of Jesus, the more our focus would be on ourselves and not on the lost. Ano na iniisip ni Peter dito? Ah, pag sinabi kong disciple ako ni Jesus, baka ako'y i-crucified him. But the closer we get in our following of Jesus, the more our focus would be on the lost and not on ourselves. Totoo po ito. When you say, Kristiyano pa naman ako, pero next
Sunday na lang ako attend sa church ko. Next Wednesday na lang ako attend sa Bible study. So, next Sunday na lang. So, technically, you are still following Jesus, pero from a distance, kasi, pero ano ang pandon? You are, may effect yun eh, when you are following Jesus from a distance. Suddenly, our focus will be on our security, our safety, security and safety, no? Ang alam ko tuloy, touch and offering. Kasi nowadays, without money, parang mahirap na. Huwag ko munang ibigay ito kasi huwag ko munang ibigay itong test ito kasi ito yung security ko, ito yung safety, safe, ito yung dito ako secure. Sigurado ako may pambili ako ng nasikat ako mamaya kung hindi ko muna ibigay ito. Then it come to my mind. When you are sample na lang, gusto ko lang i-point out. When, alimbawa dito sa PH, if you are in the PH at sasabihin, kailangan natin ng tigo $1 para pagpan natin sa pambili natin sa pagkain natin. If you are in the crowd, if you are in the PH, parang mas madaling magbigay, di ba? Aminin nyo, you are in the crowd, sampo kayo, tigo $1 kayo, magbigay kayo ng $1 para sa ating pagkain. Ako na nasa Kilanas, pagsisabihin niyo yan sa akin, parang, kasi yung situation is not the same. When you are in the crowd, parang, nakikita mo kaagad yung need, nakikita mo yung, you feel the atmosphere na talagang kailangan to. Pero pag ako ay nasa Kilanas at sasabihin niyo na, magbigay ka ng $1 para sa ano, parang, teka lang, wala ako dyan, hindi ko alam kung anong nangyayari. Kasi, yun yung difference when you are following Jesus closely, at saka difference when you are following Jesus from a distance. Suddenly you feel, bakit ko ibibigay itong mandar? Andun naman sila. Ang gusto kong i-point out this dito is the atmosphere, yun lang nakita ko, yung atmosphere. You do not feel the essence of the crowd. Kaya nga sabi doon sa scriptures, do not give up. Pag tayo lang yung spirit of fellowship, no? Coming together to strengthen each other. Kasi yung atmosphere, yung ambience, iba kesa yung nandun ka sa malayo. O nga, sabihin, Kristo naman yan. No? It's still different. So, I hope you see the point I'm trying to make na following Jesus closely and following Jesus from a distance is difference. So, yun ang gusto kong i-point out dito na the closer we get in our following Jesus, parang hindi mo nakikita yung ano, hindi mo nararamdaman yung sacrifice that you have to make. When you say, if you are following Jesus closely and you say, give your tithes, wala ka nang, hindi ka mag-iisip na, ito na ang tithes to. When you say, when you are following Jesus and then closely and then you say, let's go and visit yung lost souls or yung pasyalan natin, di ba? Sige, ako pa ang magdadrive kasi ako yung magdadrive para puntahan yung bisitahin natin. Pero if you're following Jesus from a distance at sasabihin sa'yo na, bro, kailangan namin sa sasakyan, pwede mo bang sundin mo kami dito sa bandar? Pupunta pa ako doon, tapos pagkatapos, dadalhin ko sila sa lugar, tapos ihatid ulit pabalik sa PH. Parang the situation is the same because the situation is different because you are following Jesus from a distance. So, point here is, let us follow Jesus closely and you will see na hindi mo na pag you are following Jesus closely, hindi mo na makikita o hindi mo na mapapansin the things that you are sacrificing, parang it doesn't matter. Kailangan mo magbigay ng $10 or $100, parang wala na kasi you are safe and secure in the arms of our Lord Jesus Christ. He will always find a way to provide the things that you need. Because He said in His Word, He will never leave you nor forsake you. Find security in the presence of our Lord Jesus Christ. Totoo po yan, hindi mo na masasabi ko na hindi mo na yung
bagay na kailangan mong isipin or the things that you have to worry about, parang wala na yun. Kasi your main focus would be in following Jesus. And when you follow Jesus, He will never leave you. He will never forsake you. Mapapansin mo na lang na, andito yung blessings, praise God, andito yung pambayad ko sa tuition, andito yung pang-ayos ko sa sasakyan. Kasi your main focus is in the Lord Jesus Christ. Hindi mo naiisip na, saan kaya ako pupukawin sa pang-regular ko ng sasakyan? Saan kaya ako kukuha ng ganito? When your focus is in the Lord Jesus Christ, andyan na eh. Hindi mo alam, andyan na lang dumarating yung ating mga blessings. Andyan yung mga miracles na, dati-dati, itong $10 na to, hindi ko nakakapag-tingin ito na pagkakasaysa sa lindo, pero pagtingin mo after 1 week, after 1 month, meron pa akong $10 o meron pa akong $1 ang nasa ito. You just, yung later on, you will just come to realize na the Lord is really, really good. So, what are you doing to find the lost sheep, the lost soul, and the lost son? What are we doing? Or what sacrifices are you making? Or what efforts are you making the lost son? In finding the lost sheep, nasabi ko na kanina, you have to make some sacrifices. Ang nakikita ko lang dito na sometimes having to find the lost sheep, ang minsan mahirap gawin dito is to humble down. Diba? Kasi minsan tayo ay nagiging, minsan tayo ay nagiging yung stumbling block o yung nagiging katikisuran. So sometimes you have to forgive. And mahirap magpa-humble or setting aside our pride just to find the lost sheep. So yun lang po yung kung sa isip ko. In finding the lost coin, ay nakikita kong dito kahit mahirap minsan is find the lost coin. Kasi sabi sa scripture, yung woman, nagwalis siya, di ba? Eh, pag nagwalis ka, palikabok. Eh, sa isang kwarto pa lang, may mga appliances na. Kailangan gusto mo talaga hanapin yung lost coin. What are the sacrifices that you make? Kailangan mong buhatin yung kama o kailangan mong iusod yung cabinet para lang makita yung lost coin. Pero those are the sacrifices that we have to make or those are the things we have to do when we have made the decision to follow Jesus. Kasi His calling is always the same. Still there, yesterday, today, and forever. Follow me, follow Jesus. So yan po yung message na gusto ko. So tapos na po. May isang last line, following Jesus. Pwede ko pang dugtungan ng kwento para ma-stress pero walang magre-react dyan. Habaan ko pa ng 15 minutes, 30 minutes. So, yun po yung point. Gusto kong, I think that's enough. I made my point and I pray and I hope na you made this decision to follow Jesus. Kung nawawala man sa landas, let us go back into the right path and follow Jesus. If it will come with sacrifices, then huwag na natin isipin yun. Let's just think of following Jesus. So, 10:05. Ito kung 15 minutes. So, 32. 36. Okay? So, simple lang po yung message na sa message natin ngayong umaga. Why? Because pandemic ngayon. Then sometimes we just try to secure ourselves. Then sometimes we forget na mas dapat pala mas lalo tayong mag-pursige kasi paano na kung naging positive ng ating loved ones o nag-positive ng ating kaibigan na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. So, let us follow Jesus and look for the lost soul, look for the lost coin, look for the lost son. Hallelujah. So, yun nga, let us pray. Hallelujah, Jesus. Praise your name, God. Praise your name, God.
Gaano ba ang tanong gaano how easy is it for you to say hallelujah? Gaano ba kadali sa iyo magsabi ng hallelujah? Oh, praise the Lord. Out loud, ah. Can you say hallelujah? Can you say praise the Lord? Why? In my sa akin, I can say na during there was a time na pag naririnig ko yung kapatid na magsabi, hallelujah, praise the Lord, parang andali sa kan para sa kanya. Pero ngayon, masasabi ko na madali na rin para sa akin. Why? Why? Kasi I have seen the goodness of God na dapat naman talaga you should give praise to our Lord Jesus Christ. I know that some of you parang maybe you are still in the situation na hinahirapan na magsabi ng hallelujah. Pag sinagsabi ng yung pastor mo na nakasama ka doon, you are in a car and suddenly the pastor will say, hallelujah, parang kung gusto lang po, ang dami tayo pwede sasabi ng hallelujah. Na naranasan ko rin yung sa I come to realize na pag naiilang ka pa na magsabi ng ating hallelujah, your relationship with the Lord Jesus Christ is not enough or not yet ganong ka-close to ating Panginoon. Kasi when you feel reluctant to say hallelujah, parang ikinahihiya mo pa na sabihin na ako ay Kristiyano. So sa mga may kapatid dyan sa mga bahay-bahay na may kasama, sa mga bahay na may mga kasama kayong hindi pa mananampalataya sa ating Panginoon, are you brave enough to say out loud hallelujah? Naranasan ko to when I went back to the Philippines sa Manila, naalala ko lang po bago mag-pray. Si Pastor Con po, bumisita po sa amin po sa Manila kasi umuwi ako sa emergency na napauwi ako. Umuwi ako para tulungan yung ating kapatid sa hospital kasi hospital din. One thing na parang nagito si Pastor Cole kasama namin sa restaurant, it's hallelujah. Ang daming tao sa paligid, hallelujah. Gumagamit siya sa praise the Lord. Parang nahihilang ba ako? Parang hindi ako comfortable. Ay, ang daming tao. Now I've come to realize na dapat pala hindi. Kasi do not be ashamed of your faith anywhere, any place. Sabi nga, mag-focus pa nga sa Facebook eh. Do not be ashamed to pray anywhere. So if kailangan na inuudyukan ka ng Holy Spirit na sabihin mo na praise God, thank you Lord, hallelujah, then say it out loud. Kasi minsan nga, just saying hallelujah, and then may nakarinig sa'yo na sasabihin, ay bro, Kristiyano ka pala? Oh, saan ka nagsisimba? Ah, ganito. Di ba? Sometimes just saying hallelujah will help you save a lost soul. Kasi sinasabi mo, Kristiyano ako, and then you don't know, someone in your surroundings, naghahanap pala ng kapatiran na pwedeng pag-sharean, o naghahanap ng church ng ano. How are you going to know that you're a Christian when you are ashamed, inuudyokan ka ng Holy Spirit na magsabi ng hallelujah, yung magsabi lang ng hallelujah, parang ahiya ka pa, we don't want to say it. So, a point lang yung gusto kong sabihin. So, let us say hallelujah and then let's pray. Hallelujah, Jesus. We praise you, God. Yun lang nga, Panginoon, na you are all powerful, O God. You are all knowing. Salamat, Panginoon, sa inyong calling sa aming Panginoon na sinasabi mo po sa amin na we have to follow you. We have to follow you, Panginoon, to look for the lost soul. Son, look for the lost. Sheep, look for the lost. And I pray, Panginoon, na bigyan mo po kami, Panginoon, ng courage to say, yes, we will follow you. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng strength para i-give up po yung kailangan ng i-give up to release what we have to release. To let go, Panginoon, anak. Yan, Panginoon, na nag-hinder po sa amin, Panginoon, na mag-follow sa inyo. And Lord, we thank you so much, O God, for the assurance. We thank you, O God, for the confidence. We thank you, Lord, na you have given us the promise, Lord, that when we follow you,
never leave us nor forsake us, God. Thank you, Lord, that we can be confident that when we are following you, you will be there to supply our needs. You will give us, Lord, the strength that we need. You will give us, Lord, the courage to say what we have to say, Lord. Minsan sinasamang nagiging hindi po, Panginoon. Ginagawa mo na aming Panginoon dahil na bago lang ako. Hindi ko alam aking sasabihin. Ano ba ang sasabihin ko? Wala akong alam na scriptures. Wala akong memorize na verse. Pero alam ko, Panginoon, na all those things does not matter. We only have to totally surrender to you, Panginoon. Totally be dependent on you, Panginoon. Dahil, Panginoon, you can make all things work for your own good. You will give us the necessary equipment, you will give us the necessary tools, you will give us the necessary wisdom, Panginoon, para kami po everything. Gagamitin mo sa inyong pagkasan mo. And I pray, O God, na when we have heard this calling, Lord, pag narinig po namin ng Panginoon at yung salita na follow me, help us, O God, to really be totally surrendered, not clinging on to the things that we treasure, not clinging on to the things that we think will help us through, but Lord, help us, O God, to release everything, to surrender to you. Surrender everything to you, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. And I pray, O God, and I pray, Lord, na sa lahat po na naka-join sa Zoom na ito, Panginoon, I pray that you will touch each and every heart, Lord. Holy Spirit, embrace them in the love of God. Lord, this morning I pray na make us love, Lord. Embrace us in the love of God, Lord. Give us the assurance, Lord, na we are truly loved by you, Panginoon. We say, thank you so much, O God, for your love. We say, O Lord, na want to say, Panginoon, na thank you, O God, please. Thank you, O Lord, for you never ending that. Na you're always there, always ready to embrace us in the love of God. Lord, I pray, O God, na what we have heard today, na we can wish, O God, that this kind of God will touch our lives, that our lives will be used for you. Lord, we continue, O Lord, to give you back all the praises, glory, and honor for you, O God, to follow. How worthy to be praised, O God. All these things we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Belated na ang happy birthday. January na. But still, it's not yet belated, but still on time. So happy birthday, Kuya Ray. Ginawa namin ito just to surprise you kasi medyo mahirap kang parang shy type kasi. Ayaw mo yung mga sorpresa eh. So, happy birthday at doon sa ating mga viewers. Pwede po ba kayong magbigay ng heart dyan to greet si Kuya Ray ng happy birthday? Ayan, kasama ko po ang tagapaghatid ng birthday cake. Happy birthday po. Kala ko na. Psalms 37, sabi doon, verse 17 or 18, the days of the blameless are known to the Lord, their inheritance will endure forever. In times of crisis, they will not wither. In days of famine, they will endure plenty. So alam ko na ikaw ay may katwiran, matulig na puso. Alam ko, you will never experience yung tinatawag na drought, but instead you will experience the fullness of God's favor immeasurably in your life, in your family. Just keep on. Follow Jesus and unfollow those things na it will not booster your faith in Jesus' name. So let's pray kay Kuya Ray. Okay, huwag mo na po cake mo, Kuya Ray. Ikaw muna humawak ng cake yun. At anyayahan ko yung kanyang butihing asawa. Okay. Ano yung ang kanon? Pang 2021. Oh, sige, okay. 2022. Yan na mo muna. I-blow mo muna. Okay, thanks. Okay. So let's pray kay Kuya Ray. Dito nga po ako sa kabila. Ayun. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat po for the life of Kuya Ray. Thank you, Lord, sa kanyang
lovely spirit, lovely attitude, very quiet, but very loud yung kanyang faith, Panginoon, in you. Thank you sa buhay po niya. Be a blessing to be part of this church. And we pray, Father, that you will bless his life, his family, honor the desires of his heart. And we speak, Lord, good health. And we speak heaven from his life and to the entire of his family. And today, we commit Kuya Ray, Atinel, and their two kids into your mighty hands. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Happy birthday! Okay, iwiin nyo na po yung cake na yan.